Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong sabihin ni Dr. Sifra kay Sui ang totoo na ang kanyang luna na si Madam Chantal ang dahilan kung bakit nalaglag ang pinagbubuntis ni Sui ay hindi nito napigilan ni Sui ang kanyang sarili at napasigaw ito ng malakas at agad itong nakapagsalita itong si Sui kung bakit umano nito nagagawa sa kanyang sariling lula na mawala ang baby ni Sui. Nakadugo naman umano nito ng kanyang lula kung kaya't nagwawala itong si Sui sa kadahilanan na agad naman din itong pinigilan ni Dr. Sifra itong si Sui at sinabihan na huwag umano itong magwawala sa kanyang kundo dahil mga mamahalin umano ang mga gamit nito ni Dr. Sifra at sinabihan nito ni Dr. Sifra itong si Sui kung gusto umano nito ni Sui doon umano itong magwawala sa pamamahay ng kanyang lula na itong si Madam Chantal kung kaya taga naman din itong kinausap ni Sui itong si Dr. Sifra at sinabihan nito ni Sui na dalhin umano nito ni Dr. Sifra itong si Sui sa pamamahay ng kanyang lula kung kaya agad naman din itong sinunod ni Dr. Sifra ang hinihiling ni Sui sa kanya at agad nitong dinala ni Dr. Sifra itong si Sui sa pamamahay ni Madam Chantal at nang makarating na itong dalawa ay agad itong bumaba itong si Sui at iniwanan lamang nito ni Sui itong si Dr. Sifra at agad itong pumasok sa loob at nang pagkapasok nito ni Sui sa loob ay nagwawala na ito sa kadahilan na nagulat naman din itong si Madam Chantal kung bakit umano nagwawala ang kanyang apo kung kaya't agad naman din itong tinawag ni Madam Chantal gwardya at sinabihan na pigilan umano nito ng gwardya ang kanyang apo dahil mga mamahalin umano ang mga gamit na pinaghahagis ni Sui baka maubos umano ito kung kaya't agad naman din itong pinuntahan ng gwardya itong si Sui at agad nitong pinusasan itong si Sui sa kadahilanan na agad naman din itong nagsisigaw itong si Sui at sinabihan nito ni Sui ang kanyang lula na napakasama umano nitong lula at katulad din umano ito ng kanyang mami isa rin umano itong mamamatay tao at ang pinatay umano nito ng kanyang lula ay walang iba kundi ang anak ni Sui na kadugo rin umano ng kanyang lula sa kadahilanan na nanlaki naman din ang mga mata ni Madam Dabua at agad naman din itong sinabihan ni Madam Dabua itong si Sui kung saan naman umano nito napulot ni Sui ang kanyang mga sinasabi kung bakit umano nito pinagbibintangan ni Sui itong si Madam Dabua kung kaya't ikinagulat naman din ito ni Madam Dabua nang bigla itong nagsalita itong si Dr. Sifra at sinabi nito ni Dr. Sifra na sa kanya umano nang gagaling dahil narinig umano nito ni Dr. Sifra na nag-uusap umano itong si Madam Dabua at ang kanyang anak na si Morgana na pinalaglag umano nito ni Madam Dabua ang pinagbubuntis ni Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.